Magsitayo po ang lahat. Maganak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nakirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluwalhating makarating sa ligaya magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo mula dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumamba sa Diyos at kilala sa lipunan.
gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila si Pablo, sina Pablo at Bernabe, at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat siyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay share na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sa ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't di nyo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa iyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang aking Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko na sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito.
sapagkat pumunta ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang ihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating unang pagbasa ay maganda po nating mapansin sa pagpapahayag po ni Pablo ay nagalak ang mga hintil. Sila ay nagalak sa mapakinggan ng mabuting balita. Pero alam din natin, sa kabilang banda, may mga hindi rin natuwa. Natuwa ang mga hintil dahil mapapakinggan nila ang mabuting balita. Ipapahayag sa kanila ni Pablo ang mensahe at kwento ni Jesus. Pero sa kabilang banda, may mga hindi naniwala at mas gusto pa silang paalisin. Minsan sa buhay din natin bilang Kristiyano, ay nag-ahambing din to kung alin tayo sa dalawa. Nagagalak ba tayong pakinggan ng mabuting balita? Bukas ba sa puso natin na mapakinggan ang salita ng Diyos? At nagagalak tayo kung marinig natin ito? O, kapag medyo disturbing na ang salita ng Diyos, binabagabag na tayo, parang tinatamaan na tayo sa salita ng Diyos, gusto nating paalisin ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Mas gusto natin na wag na lang pakinggan. Ipinid na lang ang ating tenga at ayaw tanggapin ng mabuting balita. Kasi minsan ho ang salita ng Diyos hindi lang po consoling sa atin. Minsan naman, di ba, pag tayo ay nabibigatan sa ating problema, ang salita ng Diyos ang nagiging saligan ho natin. Ang salita ng Diyos ang nagiging source of inspiration and hope natin. Pero sa kabilang banda, ang salita ng Diyos din ay minsan ay tinatapik tayo. Pinapaalalahanan tayo kung lumalayo na tayo sa piling ng Poong Jesus Nazareno. Sana ho, kapag ang salita ng Diyos ay ganyan na ho ang dating, na minsan ay hinahamo na tayo, pinapaalalahanan na tayo, huwag ho tayong magalit. Ang Diyos ang nagsasalita. At minsan ang Diyos ipinapakita sa atin ang kahinaan natin para baguhin natin. Ipinapakita ng Diyos sa atin ano ang dapat nating baguhin. Kaya minsan ho ang salita ng Diyos, hindi lang ho consoling, pero challenging din ho. Hinahamon tayo ng salita ng Diyos. At sana ho, pakinggan natin. Pag ang salita ng Diyos ay challenging na ho sa atin, pinapakita na yung kahinaan natin para sana'y baguhin natin. Huwag nating awayin yung salita. Kasi pag inaaway mo yung salita, inaaway mo ang nagsugo sa Kanya. Sino nagsugo? Ang Poong Jesus Nazareno. Kaya magandang paalala sa atin at magandang makita natin. Minsan ay may mga challenges din na binibigay sa atin. The weaknesses that the Word of God reveals to us ay paraan din
para lumago tayo bilang mga Kristiyano. Para maging mas mabuti tayo. Para mas mapalapit tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya ganun po natin tignan ang salita ng Diyos. Sabi nga ho ni San Pablo, ang salita ng Diyos ay isang palaso. Tumutusok sa puso natin. Hindi lang ho nagbibigay consolation, comfort and hope, pero hinahamon din tayo ng parehong salita na tumalikod sa ating pakasalanan, tumalikod sa ating katigasan ng ulo at buong pusong makinig sa Kanya sa pagbabago ng ating buhay. At kung buong puso din tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ano ho ang bunga nito sa atin? Nagbabago tayo at mas nakikilala natin ang poong Jesus Nazareno sa kanyang salita. Sapagkat ang nakikinig sa salita ng Diyos ay lubos na nakikilala niya. Dahil kasama sa paglago at pagkilala natin sa Kanya, kasama rin doon ang pakikinig sa Kanya. Hindi ba pag may kaibigan ka at nais mo siyang makilala, nakikinig ka sa Kanyang salita. Nakikinig ka sa Kanyang kwento. Nakikinig ka rin sa Kanyang mga paalala. At ganun po ang Diyos sa atin. Pinapakinggan natin ang kwento niya. Pinapakinggan natin ang buhay niya sa Ebanghelyo. At ganun din, pinapakinggan natin ang aral at mga paalala niya sa atin. Para ho, lubos tayong makalapit sa Ama na ang ating puso ay nahubog ng mabuting balita. Kasama ang pagtalikod sa kasalanan tungo sa ating pagbabago ng ating buhay, kasama na dun ang ating pamumuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating itugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming daan, ang aming katotohanan at aming buhay.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal na Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawi, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas. Ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay ng minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tagatubos, wag kang
samahan kita. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusubamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, nilulualhati